Mula sa Kidlat News Channel Broadcast Center sa Quezon City. Narito na ang mga pinakamahalagang balita sa oras na ito. Kidlat News Updates. Buong Pilipinas ngayon ay nakaabang. Halina't samahan kami upang alamin ang mga balitang ating kailangan. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. 14 na katao ang patay at hindi bababa sa 30 ang sugatan ng bombahin ng Russian forces sa isang apartment building sa katimugang bahagi ng Ukraine ng Odessa Region. Nangyari ang pambobomba ilang araw makaraang bombahin ng isang shopping mall na ikinasawi naman ng 18 sibilyan. Ayon sa Odessa Military Administration, ang bomba ay nagmula sa isang eroplano na lumipad mula sa Black Sea at tumama sa Sham na palapag ng gusali. 7 katao kabilang ang 3 bata ang nailigtas mula sa pagguho ng gusali. Kasabay ng panunumpa kahapon ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang paghain ng isang resolusyon na amyendahan ng 1987 Constitution kasama ang pagbibigay ng 5 taong termino sa mga mananalong presidente ng bansa. Ang nasabing Charter Change Resolution ay inihain sa Kamara kahapon ni Pampanga Representative Aurelio Dong Gonzales Jr. Ayon sa kanya, layunin nitong mabago ang saligang batas upang mapatupad ng mas matagal ang mga programa ng pamahalaan dahil hindi raw umano sapat ang 6 na taon na panunungkulan. Dagdag pa niya na napapanahon ito dahil hindi agad makaka-recover ang bansa sa pandemya at epekto ng gera sa pagitan ng bansang Russia at Ukraine. Nakasaad sa unang section ng Article 17 ng Saligang Batas na maaaring imungkahi ang pagbabago sa konstitusyon basta't makakuha lamang ito ng 3/4 na boto sa gagawing Constituent Assembly. May payong ilang ekonomista sa sinabi ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang talumpati kahapon sa kanyang planong ibangon muli ang ekonomiya sa gitna ng kinakaharap na mga problema ng bansa. Sa public press briefing ngayong araw, sinabi ni Economist Ramon Orosa na kinakailangang hikayatin ng pamahalaan ang mga private o capitalist sector na pasukin ang mga industriyang nangangailangan ng tulong. Dagdag pa niya na kinakailangan na ng Pilipinas na maging self-sufficient sa sektor ng agrikultura, pangunahin na sa produktong palay at mais. Binanggit niya din ang 2 layunin ng pamahalaan na matulungan na mas maging produktibo ang mamamayan at pangalagaan ng kalusugan at kapayapaan. Para sa Kidlat News Update, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Atin niyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.